Número 5. 2 AM. Hey! So, and please subscribe. Holy Dragon Knight, medyo magaan lang ito. May mga nasa 10 servers na punuan. So, ayan na nga ang mga characters. Assassin, good news at hindi siya gender lock, mga lodi. Hindi ko na magkakajawa. Ito naman po yung mage. Ito naman yung knight. Tapos yung rogue yung may pana. Nalimutan kasi namin pindutin. May dalawang faction, mga demonyo at mga banal. Wow! Wala ng character customization. At ayan na nga. So ayan. May babaeng bagong gising. May kabayong paparating. At naglambing nga ng dalawa. May mga cutscenes at nakakabayo na kaagad. May zoom in at ikot-ikot, so isa itong 3D na MMO. So ayan, at nakakita ng tao si Mommy. At pinindot niya ito at ito ang mga lumabas. May pagpapalitan yung naganap. So magiging kulay ginto ka na swordsman pag nag-transform ikaw. Edi wow aba, at may dragon pa. So ayan na nga, at madami din naman pala ang mga naglalaro dito. PK off area po dito. So punta tayo sa pwede mag-PK. Utang ina ka? At ayan na nga, may PK. So dito po yan, banda sa border ng mga banal at ng mga demonyo. So dito ay inyong makikita na nagpapataya na ang mga hayo. So ayan na nga, at may mga nanghahabol pa. So ayan, jumaka. Sa mga magpapahugas. Numero 4. Eternal Kingdom Battle Peak. At ayan, at may apat na mga normal servers. Unang class po nila itong warrior. At ayan naman ang paladin. Makikita natin ang class description at mga 3 sample armors nito. So ayan na nga. At hindi siya gender lock. So ito naman yung mage. Ito naman yung priest. Yung taga Heal. Yung taga Heal. At panglima yung gunner. So ayan. Customization sa pagmumukha, hair type, body type, bosses. Yeah, sorry. At pati fairy. Ayan, at may mga cutscenes. Ayan, so skip na muna natin yung mga basic guides. At ayan na nga. Naiikot-ikot po natin siya at pwede ma-zoom in ang view. Aba, pwedeng malapitan. So ito ang menu. Soro-soro rachi ni shinai? So ayun na nga, at mayroon po siyang auto path. Isip po pang ang sama ng loob. Pero at least mayroon siyang libreng pag-gotcha per day. Ang pugi talaga. Hey! So ayan na nga, at least may binibigay. So ganito itsura ng inventory niya, mga lodi. Madaming klase ng dungeon. Napakadaming mga quest. Hayop na yan, papagurin ka din talaga dito. So sa skill ng gunner, ayan, may nakita si Mommy na tatlong klase. So ayun na nga, lakad-lakad muna sa umpisa pag nagko-quest. Wala pang mount. Madalas walang teleport. At ayun na nga, at ang higit sa lahat, syempre may auto attack po ito. Pero ganun pa man, at least ay pwede pong mag-skill habang nasa Erica. So mababa pa lang yung level at medyo matagal din magpa-level, so hindi pa ganun kaganda yung mga skills natin. So ayan, may nakita si Mommy na player, mukhang Japanese ata ito. So ayan ang lalabas pag pinindot natin. Sinubukan din ni Mommy makipag-duel, kaso ayan nga lang. Kamusta? Hindi bumabawas. So naawa na lang yung ka-duel ni Mommy at tumakbo na lang. Bye-bye! So yung trade or auction nila ay pang level 15 pa pwede ma-open. Tapos ayan, at may exchange pa sila. So ayan, at may mount na sa wakas. So ayan, gusto mo ba nang may kasama sa mga dungeon at sa mga arena? Pwede syempre, pero dapat ay level 15 or 20 pataas ka muna. So makipag 1v1 tayo sa arena. Aba, lugi naman ata dito.
At ang kalaban niya naman ay awang-awa sa kanya. Piso lang kung bumawas. Hindi ako natatakot. Pinagsasabungin ang ina mo! Okay lang yun. Número 3. Blade Fantasy Immortal Epic. So ayan. At marami-rami din mga servers nila. Ayan maangas. Swordmaster. Lalaki lang siya. Pangalawa naman. Fist Fighter. Lalaki din. At sa wakas may babae din, ayan, Spirit Dancer. So kinasawi ang palad, gender lock po dito. Wala na ding character customization. Sawi na naman. So ayan. So ayan. Ayan at isa itong 3D na MMORPG. Ayan po may zoom in at pwede maikot-ikot. So ganito po pag pinindot natin sa ibang mga players. Mukhang madami mga kabatch natin ngayon, daming players eh. Auto gameplay po ito mga lodi. VIP ba yan, dogs? Yes. Ang sabi dito pag plus 11 ay kumikinang na ang item mo. Yung umaapoy pala dito yan yung summon natin. May maganda tayong mount. Ayan at may libreng pakpak din. Ito naman yung world boss. So sa mga ganitong mapa ay pwede tayong makapang PK. Ito sample, pasimpleng PK lang. Numero 2. Summoner's War Chronicles. So isa itong Korean na MMORPG. So ayan na nga ang mga Korean servers nila. May konting cutscenes. Matapos ang cutscene. Ayun. So pinalagay agad, pangalan. So ayan. So ayan na nga. So after ng pangalan ay may tatlong class sila. Una itong lowly. Sunod itong babae, parang mage ito. At last itong lalaki, parang paladin ito. May customization siya na mas naka-focus sa ulo. So ayan na nga. So ayan na nga. So medyo maganda ang graphics niya. At isa itong 3D na MMO. So pwede maikot-ikot at pwede ma-zoom in. So dahil sa may summoner sa pangalan nito ay natural magsasummon talaga ito, so tulad na lang yan. So after nitong solo dungeon ay mapupunta siya sa open world na map. So gameplay na lang nito, if magka-English version ito, gawan ulit natin ng full review ito. Numero 1. Dragon Rage Origin on Zemet. So ayan, at player na MMORPG po ito. So ayan at may tatlong mga class lang sila. Ayan ang knight, ito naman yung archer, at pangatlo ay itong magician. Wala na siyang arte-arte. So maglaro na tayo. Nagamit na yun, so ayan. So ayun, na lang. So ayun na nga. So ganito graphics niya. Hindi siya 3D na MMO. Hindi mo siya maro-rotate. Mayroon tayong add stats. May mga collection din tayo ng mga transformation dito, parang ML lang yung mga level nila. Tapos ayan na at nag-transform na tayo. Ayan po ang gameplay niya, napakaganda. Mas lalo pa siyang gumanda dahil naka-auto ka lang. Pwede ka pang mag-zoom in ng 4 na beses, grabe, napakaganda talaga. Wow! Pag pumindot tayo sa kapwa. Oo nga pala, yung play to earn pa pala nito. So level 35 na nga pala tayo.
May makukuha tayong reward which is yung pinakaunang DRA points natin, so 500 pag naka level 35 ka. Tapos click lang natin dito sa NFT tapos ayan. So 100 DRA points ay equal sa isang DRA token. So para mapapalit yan ay kailangan ilink ninyo ang inyong wallet. Halimbawa dyan ay MetaMask. Search nyo na lang po paano yan gawin. So pwedeng ma-hunt itong mga DP points, so example dito itong outskirts dito sa dungeon. So mga level 30 ka pa makakapasok dito. So ayan na nga, so farm ka lang ng farm dito, so may limit siya na isang oras. So kayo na lang umalam if paano maka-farm ng mas matagal dito at kung saan pa ba pwedeng mag-farm ng DP points dito. So after ng ilang minuto ayan 600 na agad mula sa 500 natin kanina. Mag-ingat din pag nasa mga PK map kayo kasi madami yung bigla ka na lang titirahin. Ikaw ay tumihayag kahit wala ka namang ginagawang masama. At nahuhulugan din po ng items dito. At may world boss po sila dito. So ayan, gameplay na lang at madaming salamat po sa panunood. See you po again sa next video natin.